Wow. For today's video ay gagawa tayo ng crochet bralette. Mayroon kasing nag-request na ipaggawa ko daw siya ng crochet bralette dahil uuwi ang kanyang jowa. Tita Mes! Sa paggawa nga ng crochet bralette ay uunahin natin gawin ay ang bra cap. O diga, may sumisingit-singit pa. Diyos ko po, Rude. Siyempre, ipagtitimpla muna natin iyan at iyan ang boss. Pagkatapos na natin gawin yung isa, ay isusunod naman natin gawin yung pangalawang cup. Ay siyempre, alam nga namang iisa ang cup, ay kainaman naman kayo. At na rin na nga, nakagawa na ako ng pangalawang cup, kaya dalawa na sila. Ngayon naman, ay pwede na natin silang pagdugsungin. At iyan na nga, magkadugsong na sila, kaya mukha na silang bra. After 1 week, ay are, saka ko pala ang nalagyan ng design ang ibabang parte ng ating bralette. Sabi ko sa inyo madaming abala sa aking paggaganchilyo. Nilagyan ko nga din pala ng lace design ang pinakailalim ng ating bralette para maganda-ganda namang tingnan. Pagkayari ng lace design ay yung tali naman sa magkabilang side ang aking ginawa. Kasi di buhol lang yung gusto kong gawin. Para syempre, madaling hubarin, charis. Diyos ko, yung itsura ko mukhang 10 taong pagod, charis. At pagkatapos nga niyan ay yung pantali naman sa leeg ang ginawa ko. Fast forward at ari na nga ang aking finished product. Nilagyan ko rin ng foam iyan para hindi bumakat yung pasas. Charis. O diga, akalain mo yun, kaya ko palang gawin iyan. Nilalagyan ko nga rin pala iyan ng notes tulad na rin. Nakalagay diyan kung papaano aalagaan iyong ating mga handmade product tulad ng ginanchilyo. Di kasi basta-basta nilalabhan iyan, may tamang paglalaba diyan. Pagkatapos kong picture niyan ay are, ipapak ko na iyan. Dati sabi ko bakit kailangan pang videohan ang pagpapak ay gayon pala iyon. Ang pahaba ng content. At isa pa'y nakakatulong iyong pagbibideo natin sa bawat ginagawa natin dahil madaming nanunood. Mga 5, ganun, charis. Mayroon kasing mga manunood na nakakakuha ng idea kung papaano ginagawa ang isang bagay. Tulad ko, halain nyo gang kaya ko palang gawin ang mga bagay na ito. Nag-umpisa laang din ako sa panunood. Noong una, nanunood-nood lang ako ng mga nagaganchilyo. Hanggang sa matutunan ko kung papaano gawin ito. Walang pinagkaiba sa pagbo-voiceover ko. Noong una, hindi rin talaga ako maalam kung ano-ano lang din ang sinasabi kong paulit-ulit. Dahil nga gusto kong matutunan, kaya nanood ako ng nanood ng mga voiceover vlog. Inaral ko kung papaano nila gawin yung mga dire-diretsyong pagsasalita. Papaanong walang bakante ang kanilang pagkukwento. O diga, wala nang kinalaman sa paggaganchilyo yung mga sinasabi ko. Ay syempre, kailangan kong tapusin ang 3 minuto. At yun na ang naman for today's video. Salamat sa panonood. Sana'y may natutunan kayo. Follow for more. Share mo na din para masaya. Thank you!